lahat. Sa lahat ng mga subscribers ko dyan, maraming salamat po. At sa mga baguhan sa channel ko na di pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. So ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo guys yung nangyari sa akin. Paano ko na-withdraw yung pera ko na nawala yung pasok ko. So ganito yung nangyari. Pag sabi ng sis ko na nawala yung passbook ko, nag-research muna ako anong mga requirements na kailangan dahil sumaga ako pumunta sa banko para madali yung pag-process. So, pagdating ko doon, tama naman yung na-research ko at mga dala kong requirements. Requirements sa pagbukas ng new account. So, yung account ko nandun po sa Malaysia, sa Republic City. Tapos ako po nandito sa Mandaluyong. So, gusto ko pong i-withdraw yung pera ko at dito sa branch ng Mandaluyong. So, ganito po yung ginagawa ko. Nag-open po ako ng bagong account. Tapos, ipapatransfer ko yung pera ko sa Dipulong City kasi mahirap umuwi dahil COVID pa, maraming mga requirements. So, ganun na lang yung ginagawa. Kaya lang, may isa kong nakalimutang requirements. Kasi ang requirements sa pag-open ng new account, 2 valid ID, tapos since nawala yung passport ko, kailangan ko po ng affidavit of loss. So, pero huwag kayong mag-alala kasi sila na ang taga-bangko magbigay sa inyo ng form para sa affidavit of loss. Tapos, kailangan din yung mailing address kung saan po kayong nakatira. So, yun ang hindi po nadala na requirements. So, kaya pumalik pa rin ako sa bahay. Kinuha ko yung mailing address sa Meralco para maka-open ako ng new account. Kasi kung wala yun, eh, hindi nila tanggapin kasi required talaga siya. Kaya, binigyan nila ako ng form sa affidavit of loss. Tapos, pumunta ako sa, notaryo. Pinanotaryo ko siya. Ang bayad is 150. Tapos, kinuha ko yung mailing address. Tapos, yung mga ID. Tapos, bumalik ulit ako sa banko. So, pagdating ko sa banko, kumpleto na yung mga papel ko. Tapos sabi ng manager, sige, tawagan ko muna yung branch manager sa Dipulong kasi kailangang papayag sila bago nila i-transfer yung pera. So, yung tinatawagan na niya yung branch manager sa Dipulong City, hindi kasi siya pumayag na i-transfer yung pera ko sa dito sa Manila. Kaya wala silang magawa, ayaw nila i-transfer. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko yung branch manager. Buti na lang, mabait sila doon at pumapayag na sila na i-transfer. Pero hindi sila pumapayag na i-close ko yung account ko doon. Kaya nag-withdraw na lang ako ng pera at hindi ko na lang i-close yung account ko. Tapos para makapag-upas ako ng new account dito sa Mandaluyong branch. So, yun. Na-withdraw ko yung pera ko. So, ganun lang ang gagawin nyo pag nawala yung passbook nyo. Pupunta lang po kayo sa banko. Dalhin nyo lahat ng mga requirements kasi kailangan nyo mag-open ng new account para yung lahat ng pera nyo doon ma-transfer sa ibang branch. So, ang kailangan po na requirements ay 2 valid ID. Tapos yung mailing address kasi kailangan talaga yung kung saan kayo nakatira. Tapos bigyan kayo nila ng affidavit of loss. Sila lang ang magbigay ng form. Fill upan lang nyo yun at saka pupunta kayo doon sa notaryo. Ipanotaryo nyo 150 pesos. So yun lang kadali. Siya mag-transfer ng pera kahit na nawala yung passbook mo. Wala kayong dalang na passbook, pwede po ma-transfer ng pera. So, depende lang din sa kung saan yung
kung saan yung brands lang ang pag pumapayag sila na itatransfer. Kasi may mga ibang bank na hindi sila pumapayag na itransfer yung account mo. Yung transfer yung pera mo at ayaw nila ipaklose yung account mo doon. Kasi kailangan na pumunta mo ng personal. So, ganun ang nangyari sa akin. Buti na lang, pumapayag yung branch manager doon sa Bicolod City na ipatransfer ko yung pera ko dito sa Mandaluyong branch sa PNB. Kaya, ayun, nag-transfer ko yung sa akin. Pero hindi ko na pero pag uwi ko doon sa amin, kailangan ko rin punta doon para mag-close ko yun. At yun lang. Thank you for...